ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon! Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Ang pag-ahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging." Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaba naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, pinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, "Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makikita ninyo." Tumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama at mabuti. Anupat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi sa atin ni Jesus na ang mga tumutugon sa kasaganaan ng mga biyaya ng Diyos ay papasok sa kaharian ng Diyos. Ang talinghaga ng kapistahan ng kasal ay ang ikatlong talinghaga na hinaharap ni Jesus sa mga pinuno ng relihiyon ng mga Hudyo sa Templo ng Jerusalem. Ang talinghaga ng wedding banquet ay nagsasalita ng pagtanggi na may kaugnayan sa kaharian. Nilalarawan ni Jesus kaharian bilang isang piging sa kasal ng isang prinsipe na mga inanyahang bisita ay tumanggi sa paanyaya ng hari. Tumanggi sila dahil mas binibigyan nila ng importansya ang kanilang mga gawain tulad ng pagsasaka at negosyo. Habang ang iba ay nagpapakita ng masamang hangarin sa pamamagitan ng pagpapatay sa mga tagapaglingkod ng hari. Ang bangket ay isang himahe ng kagalakan at kasaganaan. Ang imbitasyon mula sa isang hari ay isang karangalan. Ngunit ang mga inanyahang bisita ay walang pakialam. Ang pinakamataas na kabutihan ng Diyos ay naguhos ng saganang biyayang sa buong sangkatauhan. Nais ng Diyos na ang lahat ay mailigtas sa pamamagitan ng kaalaman ng katotohanan na ang ating tagapagligtas ay dumating upang bigyan tayo ng apoy ng banal na pag-ibig at tinanis na ito ay mag-alab sa ating mga puso. Tunay na nananais ng Diyos ang ating pag-ibig. Ginagawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagpuno sa atin ng banal na pag-ibig. Ang Diyos, ang araw ng katarungan, ay nagpapadala ng saganang mga sinag ng inspirasyon sa atin. Nagpapainit sa ating mga puso ng mga pagpapala at inaantig ang bawat sadya sa atin ng mga pangangkit ng banal na pag-ibig. Inspirasyon ng Diyos ang nagpapainit sa ating kalooban, tumutulong at nagpapatibay sa ating kalooban. At pinakikilos ito ng malumanay na ang kalooban ay nagyanais sa lumiko at malayang dumadausdos patungo sa kabutihang matatagpuan sa inspirasyon ng Diyos. Ito po ang aking refleksyon para po sa mabuting balita sa araw na ito.